Bukas ay anniversary ng The Company of Jesus. Ito ay itinatag ng isang lalaki ng pangalan ay Ignatius noong August 15, 1534. Ang grupong ito ay sisikat dahil sa kanilang nag-iisang commitment. Commitment nila ay maging loyal 100% sa Pope at all cost. Kaya naman noong 1540, naaprubahan ito ng Pope ang Company of Jesus at tinawag itong The Society of Jesus, better known as the Jesuits. They have proved to be a valuable counter-reformation weapon ng Roman Catholic Church. Ito yung panahon ng kasagsagan ng mga Protestantism, maraming umaalis sa pagiging Katoliko. By sila'y naging masugid na misyonero, mga troubleshooters ng Pope at sa lahat ng mga pari at mga tauhan ng Pope, sila ang pinaka naging kakaiba. In fact, hindi ka pwedeng maging fulfilled na Jesuit kung hindi ka manunumpa na susundin mo ang lahat ng iuutos ng Pope sa buhay mo. In other words, ang mga Jesuits na ito, lalo na ng 1500, sila yung mga naging favorite cards ng reigning Pope. Sila yung baraha niya. Kaya hanggang ngayon, namamayagpag pa rin ang mga Jesuits. Nandyan pa rin ang kanilang grupo. Alam niyo po mga kapatid, ang discarding ito ng mga Jesuits ang isa sa dahilan kung bakit napigilan ng Roman Catholic Church ang paghina ng kanilang iglesia nung panahon ng Reformation. Sa isang organization, kailangan talaga ang discarding ganito, commitment na ganito para ikaw ay mag-survive. Pero ang church ng Panginoong Jesus, sabihin din natin na kailangan din ng ganitong diskarte. Ngunit ang tanong, anong klaseng diskarte? Ito ba ay diskarte based on pragmatic grounds? Dahil lang naging tamatagumpay ang isang organisasyon, kokopyahin ba natin? Well, may maganda tayo na sinabi sa kasulatan sa Romans 4:3. Ang sabi doon ay what says the scripture. At ito ay hindi lamang nasambit patungkol sa justification by faith sa panahon ni Abraham. Ito rin ang dapat na maging prinsipyo ng lahat ng mga churches. Ang dapat na itanong, ano man ang gawin sa loob ng iglesia, ipa-implement, ito ba ay biblical? What says the scripture? Kaya naman dito sa babasahin natin sa 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 10, itinutuloy ni Apostol Pablo yung kanyang gustong ipagkaloob na katuruan sa mga taga-Korinto na hindi sila pwedeng gumamit ng sariling wisdom nila. In fact, ipinapakita dito ni Pablo, kaya kayo nagkanda problema sa loob ng iglesia nyo, maraming awayan, division, maraming immoralidad, maraming false doctrine, dahil ang pinairal nyo ay hindi ang wisdom ng Diyos, kundi ang wisdom ng tao. Marami nagsasabi, ang 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 10 ay panibagong topic. Pero ako ay naniniwala ito ay continuation ng topic mula sa chapter 1 verse 18. Basahin ko sa inyo ang inspired, inerrant, infallible word of God. 1 Corinthians chapter 2 verses 6 to 10. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. Mga kapatid, ang binasa ko ay ang banal na salita ng Diyos. The message of the cross as God's wisdom against the wisdom of the world ang tinitalakay pa rin dito ni Apostol Pablo. Pinagkukumpara niya yung message ng cross at yung wisdom ng mundo sa wisdom ng Diyos. We are learning sa series natin na ang church na ito ay desperately nag-i-struggle at kailangan niya yung wisdom ng Diyos. The Corinthians have been saddled with all those problems that you will find in the world.
Kulang sila sa unity, may sexual immorality, may demandahan, may tisuran, may kampihan, may payabangan. By now, kung sinundan natin ang series na to, we now already know that the reason why they get all these sorts of problems na nakikita natin sa mundo is because they have been employing the same methods ng ginagamit ng mundo. Ang pinapaandar nila yung discarding makamundo. Kaya si Pablo, para i-approach itong bagay na to, gumamit siya ng tatlong arguments, inilatag niya sa kanila para magising sila that the wisdom of the world is different from the wisdom of God. Sa chapter 1 verses 18 to 21, pinakita niya that the message of the cross, both religious Jews and the wise Greeks, foolish lang ito sa kanila. Pero ginamit pa rin ng Diyos yung message ng cross kahit foolish ito. Sa chapter 1 verses 26 to 31, ang Diyos, inelect niya ang mga Christians, pinili niya hindi ang mga royal blood, ang mga famous, kadalasan ang mga lowly, katulad ng mga Corinthians. So in other words, hindi yung appealing sa standard ng mundo. Sa chapter 2 verses 1 to 5, the preaching of Christ. Pinakita dito ni Paul, instead of the popular Greek oration, God used the centrality of Christ in Corinthians. Sasabihin siguro ng iba, anong pantapat na mensaheng yan na si Kristo, Jewish carpenter, wala yan. Hindi yan ang kailangan namin. Pero yun ang ginamit ng Diyos para magligtas. Now, mga kapatid, listen very carefully kung paano tayo pupunta sa verse 6 hanggang sa katapusan ng chapter 2. All of these arguments only hammer one grand umbrella truth. And that is not only for Corinth, but also for us. Pinapakita dito, yung Christian thinking, talagang magkaiba doon sa non-Christian thinking. They are worlds apart. Hindi sila magkatulad. Sila ay magkabaligtad. They are not even near to each other. They are very far from each other. Hindi sila magkasama, sila ay magkahiwalay. One is from God and one is from Satan. One is approved by man, one is approved by God. One creates coherence and unity, ang isa, chaos and disunity. They are antithetical to each other. Like water and oil, they should not mix. Now, siguro ang magiging tanong natin, ano ngayon ang papel ng chapter 2 verses 6 to 16? Napakaganda ng ginawa ni Pablo sa chapter 2 verse 6 to 16. Just in case, yung mga readers ni Paul, katulad natin, iisipin natin that the message of the gospel is foolish in every angle. Baka isipin natin, talaga ang gospel talaga ay kamangmangan. Walang karunungan sa gospel. That it is truly nonsense in everything. Na talagang itong gospel na ito ay wala kang matututunang anumang karunungan. Oh, listen sa chapter 2 verse 6 to 16. He launches this passage to announce a biting reminder. Anong sabi niya sa verse 6? Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age. Nakita niyo mga kapatid? Ang Panginoon, o ni Pablo, sabi niya dito, sakaling isipin ninyo na kamangmangan ang mensahe ng krus, well, sinasabi ko sa inyo, not necessarily and not exactly, ang message ng krus actually is wisdom. But, hindi siya katulad ng wisdom ng age na ito. Alam nyo, this has created a controversy. Pero but first, gusto ko munang linawin, no? Ang tawag dito ni Pablo sa message of the cross ay wisdom. Nilinaw niya na ito nga ay wisdom. Yun nga lang, hindi ito yung uri ng wisdom na tinuturing na wisdom ng mundo. Sabi sa chapter 2, verses 13 to 14, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. In other words, ang wisdom na ito,
ang wisdom ng pag-elect ng Diyos, ang wisdom ng pangangaral ng isang Jewish carpenter at maliligtas ka hindi sa talino mo, sa kayamanan mo, ang wisdom ng pangangaral na central si Christ, sinabi niya, ito ay wisdom mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi nga lang siya wisdom tulad ng tinuturing ng mundo, but still sa mata ng Diyos, ito yung wisdom. Alam naman natin kung sa mata ng Diyos ito ay wisdom, ito yung tunay na wisdom. While these fans of worldly wisdom na nasa Corinthian church, gusto nilang ipakita, i-portray na spiritual ones sila, the truth is, sinabi dito sa verse 6, and we impart that this in the words, and we, yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age. So anong makikita natin dito? Pinoportray dito ng Panginoon o ni Apostol Pablo na ang mga tao na may Holy Spirit, sila talaga yung may tunay na wisdom. So therefore, ang sumampalataya sa Ebanghelyo, sila talaga ang may tuturing na mga hindi foolish, kundi sila yung mga marurunong. Sila ang may tunay na wisdom. Dahil ito yung wisdom ng Holy Spirit. Kaya gusto ko ibigay sa inyo ang message na ito this morning. Christians are different from the world, not because they are ignorant, but because their wisdom is spiritual. Yan ang pinakikita natin. Magkaiba ang wisdom ng mundo at wisdom ng Diyos. At sabi natin sa chapter 1 verse 18 hanggang sa chapter 2 verse 5, foolishness itong ginagawa ng Diyos. Pero bigla tayong ni-reveal ngayon sa verse 6 na hindi naman talaga pala foolish. Marunong. Ang tunay na wais, hindi yung unbeliever. Ang tunay na wais sa mata ng Diyos ay yung taong nakakita sa pangangailangan niya kay Hesukristo. Kaya nga, tayo, we are different from the world not because we are foolish or ignorant, but because ang wisdom natin is from the Holy Spirit. Now, may issue dito. Alam niyo ba kung anong meaning ng mature? Sabi niya dito, we do impart wisdom to the mature. So, ano kaya itong mature na ito? Teleioi. Ang laging ibig sabihin ng mature is complete, perfect. Ang common belief at yes, usually usage sa New Testament is ang mga mature ay mga natatanging grupo mula sa lahat ng Kristiyano. Sila yung mas malalago, sila yung special na grupo na mas nakakaunawa ng salita ng Diyos. They are contrasted always to the immature believers. But, ang tanong, ang mature ba dito sa pagkagamit sa chapter 2 verse 6, does it refer to those group of Christians na sila ay in contrast sa mga immature? Well, dapat yun ang maging kahulugan. Pero kung titignan mo ang context, hindi ibig sabihin ng mature dito ay yung mga special na people sa loob ng iglesia. Alam niyo kung sino yung mga mature dito? The word mature here is a description of all Christians. Baka magulat kayo. Teka muna, saan mo nakuha yon? Na ang mature dito is a description of all Christian. Yes po, kasi sinabi sa verse 9, those who love God. Sino yung mga those who love God? Lahat ng Kristiyano. So therefore, para maging parallel tayo sa context, yung mga may tinawag na mature, sila yung mga Kristiyano. And Paul is making an ironic punchline here. The Corinthians, gusto nilang ma-recognize that they are the mature ones. They are the spiritual ones. Eh biglang, suddenly, Paul shocks them. Sabi niya, no matter how, gaano ang tingin nyo na kayo'y mature, kahit gaano kayo magyabang, and how mature you think you are, alam nyo ba kung sino ang tunay na mature? Ang mga tunay na mature ay ang mga Kristiyano sapagkat they have seen what really is yung mas importanteng bagay sa mundong ito. They know. They are truly the mature people on this earth because they have seen what is the more important things on this earth, and those things are the things of the Spirit. Those things that are spiritual. In other words,
Mga kapatid, kung ikaw ay alagad ni Kristo, sinasabi ng chapter 2 verse 6, in a sense, you are wiser than the most or the wisest unbeliever living in this world. Hindi ka wiser lagi sa kanya sa lahat ng paraan. Pero sa isang paraan, mas matalino ka. Sapagkat nakita mo na ang mundong ito, walang ibang solusyon at walang ibang rescue o escape, kundi ang arko ng Panginoong Jesus. So, in a sense, ikaw ay wiser than the wisest unbeliever because you have seen the things that many in this world do not see. Kaya nawa nga, pagpalain tayo ng Diyos dito sa teaching ni Paul na magkaroon tayo ng comforting and deepening trust sa wisdom ng Diyos. So may dalawa akong bagay na gustong banggitin dito. First, the folly of the world's influencers. At number two, the glory of the Lord's believers. Sa verses 6 and 8, the folly of the world's unbelievers. Ang sabi niya sa verse 6, yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. Verse 8, none of the rulers of this age understood this. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Twice the phrase, rulers of this age, was mentioned. At alam niyo bakit minention ito ni Paul? Para i-highlight yung kanilang ignorance sa wisdom ng Diyos. Matindi itong patama ni Pablo. Kung gusto mong ipakita at patamaan sila, di ba sasabi mo, ignorante sila. O babanggitin mo na word is, let's say, the uneducated of this age. Pero sinong tinukoy niya na ignorante at na mga tao na lilipas lang sa mundong ito? Ang tinukoy niya is the rulers of this age. Ton ar konton. The rulers. Sino itong mga rulers na ito? Kung ikaw si Origen at mga ibang church fathers at yung mga ibang commentators, ang magiging position mo ay supernatural daw ang mga rulers na ito. Mga angelic and demonic beings, sila daw yung mga nasa prince of the power of the air, parang ganon. Now, maganda siyang pakinggan, pero alam nyo ba na ang ton arkonton, the rulers, hindi niya sinusuporta ng posisyon na to. 16 occurrences ng paggamit ng arkonton or yung rulers is nagsisignify ng earthly leaders. At kapag ginagamit to sa supernatural dimension, it always appears in singular. And pagkagamit dito sa 1 Corinthians 2, 6 and 8 ay plural. So therefore, I do not embrace itong position na demonic ang mga rulers of this age dito. Option number 2 is hindi demonic or spiritual, kundi political. Medyo nakakainganyo to at very appealing ang position na to. Maraming mga scholars, ang position nila sa rulers of this age ay mga politiko at saka mga leaders kasi sila yung mga earthly rulers at mga princes of the world. Nagkakaroon ito ng traction sa mga scholars ngayon because it has a merit. But, gusto ko lang sabihin sa inyo, bagamat si Peter, binanggit niya sa Acts 3:17, and now brothers, I know that you have acted in ignorance as did also your archonton or your rulers. So kumbaga, may maganda silang rason. Pero ang problema, kapag sinabi mong mga political leaders to, they will not capture yung buong context ng chapter 1 verse 18. Parang sasabihin mo, sino ba ang blinded lang? Ang blinded lang ba ay ang mga politiko sa mundo? Ang mga blinded lang ba ay ang mga political leaders? No. That's why I take the third option. And this is my position. The rulers of this age are the rulers or those who rule the outlook and values at any age. Yan ang position ni D.A. Carson. Sila yung mga philosopher ng chapter 1 verse 18. Sila yung mga wise men. Sila yung mga scholar, sila yung mga influential, sila yung mga noble birth, or sa ating generation ngayon, sila yung mga tinatawag na influencers. So this is the rulers of this age. Yung mga taong pinakikinggan, yung mga taong yung opinion nila matter, yung mga tao na kinikilala, not necessarily mga politicians lang, not necessarily mga Caesars lang. Kung ang isang artista ay may following, ito yon. Yung mga parang nagsiset
pacesetter, nagsiset ng mga ng kung ano mangyayari sa atin, yung mga experts na sinusunod ang kanilang mga payo. And these interpretations best describes those who remain ignorant to the wisdom of God in the gospel. In other words, sila yung mga influencers sa mundo, sila nagdidikta kung ano ang uso, sila yung mga pinaniniwala mga experts, sila yung mga iniidolo, sila yung sinusunod na payo, sila yung nire-rever ng mga tao, yet God, sabi niya, did not impart His wisdom to these people. In fact, to point out na walang-wala silang tunay na spiritual wisdom, Paul spoke two disappointing things about them. The first one is, ang sabi niya sa verse 6, those rulers of this age who are doomed to pass away. Yung kanila daw, influence. Yung kanilang 200 million subscribers or yung 200 million followers nila sa Instagram or sa Twitter, they and their wisdom and their opinions, ang sabi niya, will not last. They will soon pass away. Walang eternal significance. Hindi pwedeng maglalas ang kanilang mga sasabihin sa kasaysayan. At sabi niya dito sa verse 9, none of them understood. They did not have any idea what God was doing. The more important things in this world, wala silang alam. For if they understood this, ang sabi ni Paul, they would have not crucified the Lord of glory. Now, ano ang matututunan nating principle dito? Mga kapatid, itong mga rulers of this age, sila yung nagdidikta kung paano tayo mamuhay. Sila yung hinahangaan natin sa social media. Sila yung pinakikinggan natin kung ano yung susuot natin at gagawin natin sa buhay natin. Pero nire-remind tayo dito ni Paul, these people na very influential sa mundo, they are ignorant of the most important things in this life. And therefore, their ignorance of the world's influencers on the things divine disqualifies them from influencing our spiritual lives and priorities. Ignorante sila sa divine, things divine, therefore disqualified dapat sila sa'yo sa pag-i-influence nila sa spiritual life mo at sa spiritual priorities mo. The rulers of this age are in truth the enemies of God. At alam nyo, anong gagawin ng mga rulers of this age? Yung mga nagdidikta kung anong uso, kung ano yung magiging opinion nila, anong gagawin natin sa mundong ito, sa buhay natin, gusto nilang mamuhay tayong katulad nila. They want us to follow them, to make us like their unbelieving followers, i-embrace ang kanilang values, kunin natin ang kanilang mga opinion patungkol sa buhay, paano ka dapat mamuhay, at ano ang dapat na maging priorities ko. Imagine nyo, these people, pati mga Christians, minsan sinusunod yung kanilang mga opinion even on spiritual matters. Have you ever heard ng mga homosexual actors telling us how our marriages and relationships should be? Imagine mo, they have not read the Bible, they do not have objective morality, but they want us na mag-subscribe. Tuturuan tayo paano ang dapat na mangyari sa mga marriages at mga relationships natin. Sasabihin nila kahit pareho kayong lalaki, basta nagmamahalan kayo, in the end, love wins. Anong ginagawa ng isang tao na nagsasalita nito? He is already putting himself inside that morality sphere. Ang masama, wala siyang alam sa spiritual na katotohanan, pero pinapalakpakan sila ng mga tao. Have you heard ng mga atheist personalities? Anong mga atheists? Atheists what? Do not believe in God. Pero pag tingnan mo sa social media, atheists are preachers about God. They do not believe in God, yet they want you to dictate and to follow, sundan mo sila kung anong paniniwala nila patungkol sa Diyos. Ang sasabihin nila, walang silbi ang maniwala sa Diyos. Ang tanong ko sa'yo, will you take a spiritual advice from an atheist na hindi naniniwala sa spiritual? And this is, di ba, this is so ridiculous. How about your loved ones and friends?
May mga kapatid kayo, mga kaibigan kayo, may mga magulang kayo, pine-persecute kayo sa pananampalataya. Oh, listen to this. Meron kayong mga kamag-anak, kaibigan, sasabihin nila, huwag na kayo magsimba. Huwag na kayo manalangin. And by the way, these people, hindi sila nag-church. Hindi sila nagsisimba. Hindi sila nananalangin. At kapag nakita nila ang isang katulad mo pupunta sa church, wala silang oras sa Diyos, hindi sila nagbabasa sa Biblia, they do not have any idea on what the Bible says, yet they will have the audacity to counsel you kung anong dapat mong gawin sa spiritual life mo. Sabihin mo, huwag ka na mag-church dyan. At ang nakakalungkot, ba't pinaniniwalaan mo? Bakit mo sinusunod ang advice nung taong hindi marunong manalangin? At sasabihin niya, nagpapakapagod ka dyan sa church mo na yan. Nagpapakapagod ka na sumunod sa kay Kristo na yan. Ang tanong ko lagi kapag nakakarinig ako ng ganito, sino susundin mo? Yung nagtuturo na pastor na nasa Biblia o yung tao na walang pakialam sa spiritual life pero papayuhan ka ng spiritual matters? Hindi nyo ba nakikita yung inconsistency? They do not have morality, yet they are using morality to advise you on morality. Sasabihin pa ng iba, huwag ka nang pumunta. Negosyo lang ang mga reliyon. Basta wala kang inaagrabyadong tao, ayos ka na sa Diyos, plus 10 points ka pa. Iisipin mo, they do not have any idea what the Bible teaches, yet they speak on these things at ang gusto nila, paniwalaan natin sila. And how many times have we listened and even applauded these people? We have listened to their worldly advice. Nasaktan tayo sa kanila. Nagsabi, oo nga no, parang sige nga, i-please kita. Isipin mo, ikaw, naisip mo ba yung kapitbahay mo na nagsabi, ba't ka nag-church? Ba't di mo sagot, ba't di ka nag-church? Pakikialaman niya yung bagay na siya mismo, hindi niya, wala siyang authority at wala siyang expertise. And how many times you have listened to this foolishness? At ang Diyos nagsasabi siya, this is reality. As sabi na 2 Corinthians 4:4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. At ang tanong ko sa iyo, bakit ngayon ang mga unbelievers ang sinusunod mo pagdating sa payo patungkol sa priorities mo sa buhay? Yan ang sinasabi ni Paul. Wala silang spiritual na wisdom. They are blinded by this world. And Paul said, they are doomed to pass away. They have not understood the word of God and the wisdom of God. In other words, ignorante sila. You know why? Sabi ni Paul, bakit sila ignorante? They have crucified the Lord of glory. Mga kapatid, alam nyo ba yung mga taong sinusunod nyo, yung kanilang pananaw sa buhay, kahit alam nyo hindi biblical? Ang sabi dito ni Paul, they have crucified your Lord. Pero sila ang sinusunod natin. Pinako nila ang Panginoon natin. At kung andun sila lang noon, sa lugar ni Pilato, sa lugar ng mga Pariseo, they will also sign the paper. They will also chant those words, crucify him. And bigyan ko kayo ng isang lesson sa Old Testament. Nakita yung word na Lord of Glory sa verse 8? The Lord of Glory there, yung pagkagamit sa Lord, is the title of Yahweh in the Old Testament. Kapatid, nguyain mo yun. Ang Yahweh ng kalwalatian ang pinatay nila. Pinatay nila si Yahweh. Pinatay nila yung Diyos sa lumang tipan. Pinatay nila ang Diyos natin. Tapos inahayaan mo na sila ang magdidikta kung anong magiging priorities mo sa buhay. Sila ang magsasabi kung paano mo i-appreciate ang church. Kung paano dapat yung oras na ibibigay mo sa iglesia, kung magkano dapat ang ibibigay mo sa mga resources mo sa iglesia, sila ang hayaan mo na magdidikta sa'yo? Sila ang gusto mo na masunod on how you spend your lives? One of the top Philippine influencers now is Vice Ganda. At marami siyang mga quotes. I know, nag-google ko. Noong 2013, ang isang sumikat niyang quote, and I quote, "Love is universal. Love sees no gender, no religion, and love is everyone. It is something that has to be shared,
something which is not supposed to be shown. End quote. At marami ang pumuri that love is without gender, love is no religion. He is speaking on matters about marriage, about spiritual matters, yet, according sa 1 Corinthians 2, no matter how successful he is sa kanyang larangan, he has no wisdom from God. Kaya ito ang dapat nating itanong. Sino ngayon ang paniniwalaan mo? I've been there. Na-persecute din ako. Hanggang ngayon pinipersecute ako. Pero sinong pakikinggan ko? Pakikinggan mo ba yung nagsasabi, ba't mo ginagawa yan? Ba't hindi ganito ang gawin mo sa buhay? Teka muna, sino susundin ko? Ikaw, na walang kaalam-alam sa Biblia at sa salita ng Diyos, didiktahan mo ako kung anong gagawin ko sa aking pamumuhay? So let me challenge you, brothers and sisters, accept your spiritual difference from the world so you can stand firm against the tide of worldliness. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na kakaiba ka, na hindi ka niya katulad. Tanggapin mo na wala siyang wisdom sa ng Holy Spirit. Mahalin mo siya, ipanalangin mo siya, huwag mo siyang bastusin, galangin mo siya. Pero at the end of the day, hindi siya masusunod. Hindi siya magiging ruler of your life. Hindi masama. Oy, by the way, ito yung iniintay nyo. Hindi masama at umanga sa mga influencers, tama? Mga Pinoy man yan, K-pop, wala problema. May kumalat ng tunay na Christian daw, hindi K-pop fan. O yun, nagsasalita rin yun ng hindi rin niya expertise. May common grace. Sige, nagandahan ka, nagalingan ka sa kanyang boses, sa kanyang pagsasayaw, ano? Sure, okay lang na maging fan. But make sure that it has limit. They have their values that should not be your values. Meron silang worldview at priorities na hindi dapat maging sayo. Yung kanilang idolatry at immorality should not find their way in your life and even in your mind. Si Chon Sung Yi man yan, oong BTS. Sino ba mga to? Meron ka bang kapitbahay o kapamilya na nag-i-influence sa'yo ng ganito ka? Oh, I've been here in Pampanga for all my life. Marami akong nakikita. They are even willing na, let's say, taga-ibang bansa. Patitirahin dito, may pamilya. But because foreigner, at they will welcome sa kanilang tahanan as long as they would be giving money. And this is happening not only in Pampanga, but also in many places ng ating bansa. Maraming kapamilya nagsasabi, ba't hindi ka pa mag-asawa, maghanap ka ng mayaman, yung madaling mamatay. Magpayaman na magpayaman, maging marangya ang buhay, tapos travel na lang, pag may time. And let us beware, dumadami ang mga Kristiyano na nagiging priorities ay ang mga priority ng worldly people. Tingnan mo, inuuna nila kung paano sila mamuhay at tingin nila yung Christian life. O sige, hindi na uso yung mga pagiging martir ngayon, yung todo bigay ng yung mga time, yung effort, yung resources mo. Okay na yung 50 or 20% na faithfulness. At mga ang iba sa inyo, mga kapatid na members ng SABC o ng mga iglesia, ng mga churches ninyo, kung nanonood kayo, sometimes yung faithfulness nyo sa church is dictated ng inyong kapitbahay o ng inyong Catholic Church dati. That it's okay na umaten kayo, okay din na hindi kayo umaten. Okay kayo na parang mawawala lang at then okay lang. This should not define us. Dumadami ang mga Kristiyano na may mga nagsasabi sa atin, inuuna mo pa kasi yung mga Christian principles mo ngayon. Nasaan ka ngayon? May bahay ka na ba? Di ba may magsasabi pa? 30 years old, meron ng house and lot, meron ng four wheels. Ikaw, ano meron ka? Utang. Napakain ka ba ng prinsipyong yan? Oh, I've heard those things.
Oh, you answered them kapag may nagsabi, nasaan ang Christian principles mo? Pag may nagsabi sa'yo, napakain ka ba ng prinsipyo mong yan? Answer them, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And I tell you, those words are the wisdom of God. It, they may not be true sa kanila, but it will still be true. Sa 1 Kings chapter 2, verse 8 to 10, may mga Kristiyano, baka nahalina ka sa advice ng mga bata o ng mga iilan, pero hindi ka pumupunta sa mga wise counsels. Sabi sa 1 Kings 2, 8 and 10, but he abandoned the counsel that the old man gave him and took counsel with the young man who had grown up with him and stood before him. And the young man who had grown up with him said, thus shall you speak to these people who said to you, your father made our yoke heavy, but you lighten it for us. Thus shall you say to them, my little finger is thicker than my father's thighs. Alam niyo, kung Hebrew kayo, mas malalaman niyo kung anong ibig niya sabihin doon. Pero ang sinasabi niya, mas matindi ako kaysa sa tatay ko. At ibig sabihin dito is hindi siya nakinig sa wise counsel. And this tayo, nakakaranas tayo ng mga ganon. Marahil ikaw ay naninindigan hanggang ngayon. Ayaw mong kunin yung worldly standards ng mga tao sa paligid mo. Nagtatrabaho ka marahil sa BPO. At alam mo kung gaano ka tindi yung decadence at yung lifestyle nila. And this has caused you even many good things. You have lost your friends. Baka pati promotion mo, nadali. Yung career development mo or even your job. Yung iba sa inyo, hindi kayo makakuha ng job because of your faith. Alam niyo ba na mayroon akong friend na ngayon ay pastor, na nagtrabaho siya sa BPO, niresist niya ang ma-promote. Tinanggihan niya lahat ng promotion. He's a good employee, dumarating on time, magaling siyang ano, because he's a spiritual man. He's a person na madaling kausap, magaling na, I mean, he's a good employee. Talagang for promotion siya. Pero tinatanggihan niya kada promotion. You know why? He said these words, I cannot give up my remaining hours for my worship and for my family. That is heavenly wisdom. It may not be wisdom sa mga taong gustong kumita ng malaking pera. But you know, the Bible should dictate your spiritual priorities. It may be wisdom sa iba, sa kanilang sitwasyon. Marahil kung mapopromote ka, pwede yon. It's not always bad. It's sometimes promotion is a blessing. Sinasabi ko ang taong ito, he knows his priorities. Perhaps someone you are allowing, nag-aalaw ka ngayon ng isang person na hindi man nag-a-attend ng church nang wala mang Sunday, pero ini-influence ka niya na turuan paano mo interpret ang fourth commandment. Tuturuan ka niya kung paano mo dapat i-spend ang araw mo every Lord's Day. But this person, wala siyang alam sa fourth commandment. Will you listen to him and not to the Lord of glory who gave you the fourth commandment? Kapatid, this is my challenge. Learn to shut down those voices kindly and gently. Hindi mo kailangan magpatangay sa mga ganong boses. Ang problema kasi natin, agad tayong tumitiklop sa influence ng mundo. Thinking okay lang naman ang mga words na ito. Alam nyo ba, may binanggit si James sa chapter 3 verses 14 to 15 at meron siyang sinabi doon na earthly, unspiritual at demonic wisdom. Alam nyo kung ano yung tinukoy niyang earthly, demonic, and spiritual wisdom? Pakinggan nyo. Verse 15, this is not the wisdom that has come down from above, but is earthly and spiritual, demonic. Verse 15 yon. Basahin ko yung nauna, verse 14. Ito yung tinutukoy niyang demonic wisdom. Pakinggan po natin. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly and spiritual, demonic. Narinig mo siya? Ang sino man daw na may selfish ambition in your hearts. Eh di ba ito yung pangarap na lahat ng Pilipino? Yumaman ako, may pakita ko. And you know, I, sabi ko sa inyo, maraming beses na ako nakapag-visit at sa mga tao na kakausap mo dito sa community natin, once I heard yung tao talagang nagpayaman siya at ang isa sa talagang engine na nagda-drive sa kanya is
para maipakita niya sa mga nagtapak sa kanya na hindi na siya kayang tapak-tapakan. I mean, maganda yung yumaman kung ito'y blessing ng Diyos. But you see, this is a selfish ambition in your hearts. And this is demonic wisdom. At sabi niya dito, bitter jealousy. Meron kang kinikim-kim na bitterness, na jealousy to the point na nagkakawatak-watak na yung mga relationships at yung iglesia. Dito sa church, mga kapatid, let us not allow worldly influencers touch our worship. Let us not allow that these worldly influencers touch our community life, kung anong dapat natin gawin sa worship, sa community life. And even this, let us not even allow yung mga magagandang mga ganitong principles touch even our budget. Because even sa budgeting ng church, may sinusunod kang theological priorities or ministerial priorities. Kahit mukhang may magandang ino-offer ang worldly people at yung advice, stick to the word. How about your best friend or boyfriend? May iba sa inyo. Dapat nyo nang hiwalayan ang karelasyon ninyo dahil wisdom ng mundo ang pinapairal sa inyong relationship. Hindi wisdom ng Diyos. Nalilid ka sa mga wrong priorities sa buhay. There will come a time that you have to say no. Or there will come a time that you say, I give up. Hindi dapat itong mga priorities na ito ang magdidikta sa iyo na itong gagawin mo. Tandaan mo, sa 2 Samuel 13:3, but Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeah, the brother of David. And Jonadab was a very crafty man. It will only take a one bad friend para mailayo ka sa Panginoon. Sa Pilgrim's Progress, merong Mr. Worldly Wise Man. Wise siya sa worldliness. Dininounce niya si Evangelist sa advice niya na pumunta sa Wicket Gate because Christian will encounter all sorts of dangers and unpleasantness sa way. Sasabihin niya, huwag kang pumunta dyan, mahirap yan. Yan ay worldly wise man. Kapag may nagsabi sa'yo, huwag kang magpursu dyan, maraming bawal dyan, worldly wise man. Pag sinabi niya, huwag kang sumunod kay Kristo, hindi sulit, maraming paghihirap, ganun, worldly wise man. Kaya si John Bunyan, kahit na siya ay sabihin mo na walang pinag-aralan, nung narinig niya itong mga nagkukwentuhan ng mga babae patungkol sa covenant theology, eh, hindi niya inisip na lalaki ako at ganito, talagang tiningnan niya, ito yung wisdom na kailangan ko. Nakinig siya at he became one of the greatest preachers nung panahon niya. Secondly, the glory of the Lord's believers. Sa verses 7, 9 to 10. Sabi sa verse 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Verse 9, basta this is written, what no eye has seen nor ear heard nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. So the wisdom that was imparted to believers was described in ways that emphasize sovereign grace. Pinakita yung pagiging walang, yung unworthy nila. First, yung wisdom na to, secret and hidden. Alam natin yung wisdom, ibig sabihin itong secret and hidden, wisdom in mystery. Kasi Paul, yung paggamit niya ng mystery, hindi po ito secret, no, na parang hindi mo malaman. Ang secret sa kanya or mystery, it was an previously unknown truth, pero ngayon ni-reveal na ng Diyos sa kanyang revelation. Now, paano natin masasabi na mga apostles, eh di ba kiniklaim nila ang Panginoong Yesus na proclaim sa Old Testament? Paano siya nagiging hidden? Eh pinroclaim siya doon. Alam niyo yung answer ay yung pinaliwanag ko sa Romans chapter 16 nung nag-preach ako about doon sa doxology na yon. Ang Old Testament, pinrophesy si Christ repeatedly pero in veiled terms, shadows, types, etc. Pero yung persistent foolishness of men, talagang pinatigas ang puso at binulag sila. It will take the New Testament para i-disclose yung glory ng Diyos na ang Old Testament palang tinutukoy dito ay si Christ. So therefore, secret ito, pero ni-reveal ngayon
through the Lord Jesus Christ at sa ministry ng preaching. Tapos may binanggit siyang pangalawa, it is for our glory from the beginning. Dinikri na daw from the ages. In other words, gustong ipakita dito ni Paul, alam nyo kayong mga nakatanggap ng wisdom mula sa Holy Spirit, noon pa yan sa inyo. Binigay na ng Diyos yun noon, pinili na niya kayo. Hindi yan aksidente na nakarating yan o dahil magagaling kayo o matalino kayo kaya naintindihan nyo. Hindi yan dahil you are better than Vice Ganda or this people na si LeBron James sa mga personalities na very influential ngayon. Hindi dahil better ka sa mga politiko na to. No, ikaw ay from the very first beginning, ikaw ay inintend ng Diyos yan, plano niya yan para sa'yo. Sa verse 9, it was prepared for us. God didn't think of this marvelous work of salvation na today, hindi nga lang ngayon o kahapon. Pin-repair mo pala niya ito noon pa. So in other words, the message of the cross, ang patunay na matinding wisdom na pinagplanuhan niya noon pa. Kinote pa niya yung Isaiah 64 verse 4. Kaya ang sabi niya sa verse 9, ang binigay na salvation ito, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagine what God has prepared. Parang sinabi niya, surprise! Parang sinasabi niya, o maging excited ka. O sabi niya, parang ganito ang gawin mo. So, ang point ko dito mga kapatid is, God's gracious act of imparting us His wisdom through the Spirit is worth all the rejections of this world. Nireject tayo ng mundo. Mababa ang tingin nila sa atin. Pero, ang sasabihin natin is, God bless you. Okay lang. Kasi ang kapalit naman is yung gracious act na kami pinili at binigyan ng wisdom sa panahon na to. In fact, hindi lang ito. May ibibigay pa ang Diyos sa atin. We may not be like these rulers of this age. Without influence. Wala tayong influensya, di ba? Kung meron kayong mga YouTube channel siguro, mga iilan lang ang nanonood. Wala naman sigurong katulad ni Teddy na 3 comments lang or 3 views. Without riches, hindi kayo kasing yaman. We are poor. Without connections, we are only lowly in this world. Wala tayong world class na diploma. Dahil tayo karamihan, mga dropout sa mata nila. Di man tayo sikat, pinag-uusapan sa mundong ito. Tayo man ang mababa sa paningin nila. Hindi tayo pinapansin. We are not even impressive head turners. Hindi kayo kasing ganda tulad ng mga Hollywood at mga actors and actresses. O hindi tayo kasing gwapo nitong mga konyo. We don't have anything interesting about us. Pero ang sasabihin natin sa kanila, okay lang. Okay lang na mag-suffer tayong ganyan upon reading 1 Corinthians 2 because inimpartan naman pala tayo ng wisdom ng Diyos. We can take all of that. In fact, we gladly take that. We don't even feel sorry sa ating mga sarili. It is a lot that we are gratefully welcoming. It is a good deal because it is a gracious deal na meron tayong infinite advantage. Tanuhin kita, anin mo yung maging rulers ka ng age na to? Sikat na influencer, powerful politician, di ba? Yung nakadate mo sa lunch na hindi mo pinopose. Pero pag presidente, nakalunch mo, thank you Mr. President for the lunch. Di ba? Talagang papakita bakit this is how the world works. Not necessarily bad of course. This is the way it is, di ba? Pero hindi tayo powerful politicians. Hindi tayo TV personality na may maraming followers. But let me tell you, ang sabi dito sa 1 Corinthians 2, these rulers of this age will soon pass away. One day, everything, every followers will be gone. Every post, every influence, every riches, they will all be gone. Lahat ng kanilang panginaghirapan at kasikatan, they will all be gone. They will not even be asked by God sa judgment day, gaano ka karaming followers? Gaano karami ang opinion mo na sinunod ng mga tao? Yung aspirations nila. In other words, wala ka palang dapat ikainggit sa kanila, kapatid. Kung wala kay Kristo, hindi mo dapat kainggitan. Walang dapat ikalungkot. Walang dapat ika-disappoint. Walang dapat ika-sana all.
Sa Psalm 73 verses 16 to 20, si Asaph, nag-iisip siya. Nagtatampo siya. Nasasaktan siya kasi, bakit ito mga believers sila yung parang mas magaganda ang buhay? Parang wala silang pinoproblema. Ako, kailangan ko pumunta dito sa templo. Kailangan kong gawin to. Gusto ko na gumawa ng kasalanan. Napipigilan ako. Hindi ko magawa. Hindi ko ma-enjoy ang buhay ko. Bakit sila parang ganito? Napakatindi. Napaka-okay na okay lang. Tapos sabi sa verse 16, na-realize niya, nandun yung word na but, nandun yung pivotal, dun nagbago ng direksyon. Sabi sa verse 16, but when I thought to how to understand this, it seemed to me a wearisome task until I went to the sanctuary of God, then I discerned their end. Verse 18, truly you set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors, like a dream when one awakes. Lord, when you rouse yourself, you will despise them as phantoms. Ang sabi niya, pambira, Lord, tumigil lang ako sa kakaingit sa kanila nung na-realize ko paano magiging katapusan nila. Nung na-realize ko kung paano magiging katapusan nila, para lang pala silang natutulog at bigla silang nananaginip at bigla silang magigising. Alam mo yun, yung parang galit na galit ka, nabitin ka. Para pala sila naglalakad sa slippery places. Alam mo yung walang hawakan, anytime. Anytime na pwedeng matapos, mawala. Anytime. Wala silang security, wala silang tunay na ganito. At dito ang kinaiinggitan mo. Iniisip mo pa. Sabi ko nga sa inyo for many years or many times, may nagsabi sa akin, sinabi niya, eh kung ganito pala, sana pala, naligtas na lang ako bago ako mamatay, nagpakasasa muna ako sa mundo. This is not spiritual wisdom. Mga kapatid, katulad sa 1 Peter, hindi tayo kawawa. Tayo ay pinagpala. We are heirs of the King. We have been washed by the Lamb. Ano pang gusto mo? So let me challenge you, be filled with hope as a Christian because much of what God has planned for you is yet to come. Na-enjoy mo na ba ngayon ang Christian fellowship? Pastor, salamat dahil nandito ako sa church. Ganito pala yung may church na may oversight, na may community. Napakaganda pala ng ganito, na may family ganito. Nagbabasa ka ng Bible. Ang dami mo nang pinupuri sa Diyos. Let me tell you, yung mga bagay pa na pinrepair ng Diyos sa'yo, hindi mo pa nararanasan ng marami. At yun ang pangawakan mo. Ma-filled ka with hope. Ano man na nararanasan mong discouragement, pagbabata, hirap ngayon, let me tell you to. What eyes have not seen, what ears have not heard, what your heart of man could ever imagine. In other words, ano bang bagay na hindi mo pa nakikita na ang dami pang sorpresa at mga naghihintay sa iyo? Hindi mo kailangan kaingitan. May ingit ka sa 70 years, 80 years na buhay sa mundo. At tapos for all eternity, billions and trillions of years ng kaluwalhatian kay Kristo, tapos ipagkakait mo ito. Baka meron dito na ingit siya sa kanyang kaibigan na laging nasa travel ng travel. Baka nagkokovet ka na. Remember their doom and eternal destruction. Baka meron dito napapaisip, nawawala na siya ng gana maglingkod. Iniisip niya napapagod na siya. Isipin mo, maging puno ka ng pag-asa, kapatid. Itong mga pinrepair ng Diyos, hindi mo pa natatamasa. Maganda itong mga ipagkakalob ng Panginoon sa atin. At baka ikaw ay may misyon, may pinapagawa ang Diyos sa iyo, may panawagan ng Diyos sa iyo sa isang particular ministry. Nasaan ang wisdom mo? Nasaan ang yung oras mo? Nasaan yung buhay mo? Si Andrew Bonner, siya ang malapit na kaibigan ni Robert Murray McShane. Si Robert Murray McShane namatay at the age of 29. Napakabanal na tao. Nung 21 siya, nung 29 siya, namatay siya. Pero itong kaibigan niya na malapit sa kanya, siya yung gumawa nung memoirs ni Robert Murray McShane. Kaya kilala natin si McShane ngayon dahil kay Andrew Bonner. Alam niyo kung anong edad na matay si Andrew Bonner? Nabuhay siya ng hanggang 82 years.
At nung napunta siya ng 80th, naging octogenarian siya, nagkaroon siya ng reflection. At inisip niya si Robert Murray McChane. Sabi niya, bakit kaya ako hinayaan ng Diyos na mabuhay ng 80s at in-spare ako ng Diyos for long while my brother, Robert Murray McChane, namatay at the age of 29? Alam niyo kung ano sagot niya? And I quote, "One thing I know, it must be that I may preach Christ and Him crucified whenever and wherever it is in my power. That I may preach Christ and Him crucified whenever and wherever it is in my power." Kapatid, ang sinasabi dito is, God may be sparing you because He has a job for you. Bakit hindi nakaligtas ka sa COVID? Bakit buhay ka pa hanggang ngayon? God may be sparing you and maybe He wants to extend your life just because He wants to have a job for you. At kung wala ka kay Kristo, your first job is to repent of your sins and confess them and to go to Christ because alam mo, sa sermon na ito, ang lahat ng tao, we are all sinful. We all need the Lord Jesus Christ. Walang makakapagligtas na reliyon sa atin, only Christ alone. The Holy Spirit now, who dwells in us, is the reminder that we are the most blessed people on earth. Hindi tayo mga kawawa, tayo ay pinagpala. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan. You have encouraged us to be thankful sa inyo that we are part of the mature, those people, those na naranasan ang pagliligtas mo. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. At nawa nga ay magkaroon kami lagi ng comfort katulad ng naranasan nitong si Andrew Bonar na in-extend mo kanyang buhay. May we not waste our lives here on earth. Have mercy upon us and continue to work in our church and our members. In Jesus' name we pray. Amen.